Hello. So, ito yung interface ng Adobe Animate. So, para mapag-start tayo, File, New, or Control New, Control N. Ito yung makikita natin. Meron tayong iba't ibang patutunguhan ng animation natin. Pwede sa social media, pwede sa game, sa education, sa atin, sa advertising, sa website, at yung ibang pang codes. So, dito tayo sa character animation. Meron iba't ibang resolution, 1280x720, 1920x1080, 4K, and then yung standard. So, ang gagamitin natin yung HD, 1280x720. Frame rate ay 24. Pero depende ito sa final output nyo. Halimbawa, sa After Effects, ang frame rate nyo ay 30. So, yung etong animate ang mag-a-adjust doon, so pwede nyo gawing 30. Sa akin, 24 ang ginagamit ko. So, create. By the way, may mga template dito sa ilalim na pwede nyong buksan para makita nyo kung paano gumagana yung mga animation. So, create. Ito yung interface ng Adobe Animate. Ito yung interface na pinili ko. Pero dito sa upper right, dito sa workspace, pwede kayong pumili ng ano, ng mas suitable sa inyo. Ang nakikita nyo siguro yung basic ganito. Nasa ilalim yung timeline tsaka yung mga layer. Sa akin ang pinipili ko yung classic. Ito, classic. So nasa taas yung layer pati yung timeline. Andito yung mga toolbar, andito yung mga window sa gilid. Ang pinaka magagamit nyo dito yung color at tsaka yung properties. So, yung ano muna tayo. Ito nga, interface sa toolbar. Andito yung mga tools na kakailangan ninyo sa gilid. Pag nawala yung tools nyo, nandito siya sa window. And then yung tool, Control F2, yung shortcut. Andito naman yung familiar na mga layer. Pwede kayo magdagdag ng layer. Pwede kayo mag-delete. Gumawa ng folder. Gawing outline. So, gawing outline. I-unhide tsaka i-lock at ito yung timeline. Mamaya sa animation tatalakayin natin yung timeline. Tapos dito sa properties panel, Control F3 yung shortcut nya. Ayan, Control F3. Kung hindi nyo nakikita yung isang buong to, baka naka-minimize ng ganito. So kapag binuksan yung properties panel, hatakin nyo lang yung ilalim. Andyan yung mga properties niya. Depende kung ano yung naka-activate na tool. Nandito yun. So, halimbawa, palitan ko yung mga activate na tool. Ito, yun yung magiging property niya. Tapos, meron din tayong library. Control L or Windows. Library. Ito, Control L. Lahat ng i-import nyo dito, dito mapupunta sa library. Lahat din ng ginagawa or gagawin nating mga symbol, dito mapupunta sa library. Mamaya, pag-usapan natin kung ano yung mga symbol na yan. And then, eto naman sa gitna, yung tinatawag nating stage. Kumbaga sa Illustrator, at artboard yung tawag. And then sa Photoshop, canvas naman. Dito sa Animate, stage yung tawag. Okay, mabilis ang shortcuts ang ginagamit ng iba para makapag-zoom in, zoom out. Ay, kung may mouse, yung control and then scroll. Scroll up, scroll down. Yun yung ginagamit nilang zoom. Meron din, kung laki kayo sa Photoshop, control plus, control minus. Yun yung nasa tabi ng zero. Control plus, control minus. Ngayon ako, ang ginagamit ko pang zoom ay control space bar. Pero kapag space bar lang yung diniinan nyo, space bar, diniinan nyo space bar, yung cursor nyo nagiging hand tool. So kapag nakadin yung space bar, hand tool, pwede nyong iusog yung stage nyo. Kapag dinagdagan nyo ng control, control space bar, nagiging zoom in. So, pwede nyo nang i-click para ma-zoom. Lagyan nyo ng Alt, Control, Alt, Spacebar. Yun naman yung zoom out.
So zoom in, control spacebar, zoom out, control alt spacebar. And then yung hand tool, spacebar lang, pwede yung iusog yung ginagawa nyo. So makapag-navigate kayo dito sa ginagawa nyo gamit yung control alt spacebar and then yung mouse nyo. And then control number 2, control 2 para mag-fit to screen. Kumbaga sa After Effects, yung equivalent niya yung shift and slash. So yun yung zoom. And then para makapag-export ng ginawa nyo dito, file, export, merong image. Ako na naglagay ng shortcut na to. And then merong movie. Image or movie lang naman yung kailangan nyo dito. Or pwede rin animated GIF or GIF. Para makapag-customize ng keyboard, pupunta kayo sa edit, preferences, or keyboard shortcuts. Edit, keyboard shortcuts. And then hanapin niyo yung gusto nyong lagyan ng shortcuts. Tulad ng export, image, ayan. So add, and then pindutin niyo yung keyboard and then okay.